Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma, no? At ngayon ay araw naman ng Sabado, araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio, ano, kahit tayo nagkakatipon ngayon, nagkakasama-sama, tayo nagsisisi, tayo humihiling ng kagalingan, ano, dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At nawa, no, lahat ng inyong ipinarito ngayon, kayo man ay galing sa malapit o napakalayong lugar, nawa ang inyong ipinagpapasalamat, hinihiling ng kagalingan, mga special na intention, request kay Santo Padre Pio, naway inyong baunin ang lahat ng pagkapala at biyaya sa inyong pag-uwi. Sa mabuting balita na ating natunghayan, narito si Jesus at ang isang publikano na nagngangalang Levi, isang maniningil ng buwis. At habang aking pinagninilayan at aking nakita na si Levi ay napaka-abala sa kanyang trabaho, siya ay naniningil ng buwis sa mga tao, ano, sa mga Hudiyo, ano, siya ay abalang-abala sa kanyang gawain. Pero, ang nakapagtaka, sa kabila ng kanyang napaka-busying buhay, ano, nung sabihin ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin, agad siyang tumindig. Ibig sabihin, sa kabisihan ng kanyang buhay, sa napakadami niyang ginagawa sa kanyang hanap buhay, pakinig niya ang tawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pakinig. Parang halimbawa, kayo ay galing sa napakalayong lugar, tumawag sa Jesus sa inyo, sumunod ka sa akin, pumunta ka dito sa lugar. Kahit maraming gawain, kahit na may mga uunahin, pakinig at sumunod. Yan ang napakagandang naging ugali ni Levi. Sa kabila ng napakarami niyang pinagkakaabalahan, pakinig ang tinig ng Diyos. Pakinig na pakinig niya. Kaya agad siyang tumugon at siya'y tumindig. Marahil ang kanyang hanap buhay ay nagpapahirap na rin sa kanya, no? Napakadami niyang kritiko. Ang turing sa kanya ng mga Pariseo ay isang makasalanan. Nagpapahirap sa mga kababayan ng mga Hudiyo sapagkat siya'y maniningil ng buwis. Nung siya itawagin ng Diyos, sa kabila ng kanyang ginagawa, agad siyang sumunod sapagkat ramdam niya, ito na ang panahon para ako'y makaahon sa buhay na ito. Ang Diyos na ang tumatawag sa akin. Sa kabila ng kanyang kabisihan, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan niyan. At mga minamahal na mga kapatid, pwede natin niyang i-apply sa buhay natin ngayon. No? Minsan kaya tayo hindi makaalis sa ating buhay na kinalalagyan, sa ating kabisihan, sa ating maraming pinagkakaabalahan, minsan di natin pakinig ang Diyos na tumatawag sa atin. No? Di natin siya mapakinggan dahil tayo ngay abalang-abala at ang focus ng ating buhay ay ang ating sarili. Lalo na kung ang iyong pinagkakaabalahan ay kasalanan, napakalayong mapakinggan ng Diyos. No? Napakalayong mapakinggan. Pag ang pinagkakaabalahan mo sa panahon ngayon ay kasalanan, pag itinawag ng Diyos, marahil magbibingi-bingihan ka. No? Kaya itong si Levi, nung siya itawagin ng Diyos, ramdam niya, siya tinawag na, siya'y kinahabagan pa. No? No? At yan ang motto ni Pope Francis, ano? Tinawag na, kinahabagan pa. No?
Kaya mga minamahal na mga kapatid, yun ang ating pag-aaralan ngayon. Paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos na tumatawag lagi sa atin para tayo'y magbago, para tayo magbalik loob, para iwanan natin ang ating pinagkakaabalahan, lalo lang kung higit ay ito'y kasalanan. No? Yun ang iyong gagawin ngayon. Yun ang iyong pag-aaralan ngayon. Paano mo mapapakinggan ang isang Diyos na tumatawag sa iyo sa kabila ng pinagkakaabalahan mo? O kaya yung kung saan ka ngayon nahihirapan. Minsan, pag tayo ay dumadaan sa matinding problema sa buhay, sakit, lalong higit ay karamdaman, no? O kaya ay mga pagsubok na nagpapadapa sa atin. Minsan, ang mga yan ang nagpapabigi sa atin para hindi natin mapakinggan ng Diyos. Pero minsan, yan ang ginagamit ng Diyos para lang lumapit ka, para lang maranasan mo ang kanyang awa. Pero tayong tao, lagi tayong umaatras sa panawagan ng Diyos na tayo'y magbago at magbalik loob. Tingnan ninyo ang ginawa ni Levi kay Jesus. Saan sila agad pumunta? Sa isang salo-salo, sa isang hapag, nung siya'y imbitahan. Ano ba itong hapag na ito at salo-salo? Yan, Eucharistia. No? Pag ating napakinggan ang tawag ng Diyos, lagi tayong dinadala ng Diyos sa Eucharistia. Ang sentro ng lahat, source, summit ng lahat, fountain ng lahat ng mga pagpapala at biyaya. Diyan lagi tayo dadalhin ng Diyos, no? Sa Eucharistia. Kaya agad sila'y nagsalo-salo sa isang hapag, mga makasalanan, nagsama-sama. Dinadala lagi ni Jesus tayo sa isang salo-salo, ang Eucharistia. Ano ang Eucharistia para sa atin? Ano? Pag ating tinanggap. Yan ang pagmumulan ng lahat ng pagkapala at biyaya. Yan ang magbubukas sa iyo para mas lalo mong mapakinggan ang isang malawak na pagtawag ng Diyos sa buhay mo. No? Yan ang magpapawala ng iyong pagkabingi. Yan ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan, Eucharistia, si Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, lagi ninyong ihanda ang inyong kaluluwa sa pagtanggap sa Eucharistia. No? Lalo higit ngayong panahong ito ng Kwaresma. Matutong magfasting, matutong magtiis ng gutom, no? Matuto tayong magsakripisyo. Disiplinahin natin ang ating sarili at ang ating kaluluwa. Huwag sanayin na tumatanggap ka ng komunyon, pero ikaw naman ay nasa estado ng mga mabibigat na pagkakasala. Para bang normal lang sa iyo, no? Ang tawag sa kasalanan yan ay sakrilegio, sacrilege. Mas lalo mong pinabibigat ang iyong dinadala kapag sa Jesus tinanggap mong hindi ka karapat-dapat dahil ikaw ay nasa mabigat na pagkakasala na ang tawag natin ay mortal sin, no? Kaya itong panahong ito ng Kwaresma, ito yung panahon ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagkukumpisal. No? Ang kumpisal, yan ang magpapalaya sa iyo. No? Yan ang magkoconnect ng biyaya muli na nawala bunga ng iyong pagkakasala. No? Yung iyong kasalan, yung kaluluwa mong namatay, yung iyong relasyong namatay, bunga ng iyong kasalan ng mabibigat, pag ikay nagsisit, nagbalik loob sa pamagitan ng kumpisal, muling nabubuhay. Muling ang iyong kaluluwa ay nakakakonek sa Diyos. At ang Diyos ngayon ay malayang-malayang makakapasok sa buhay mo. Sapagkat ang kasalanan ay kusang pagtalikod sa biyaya ng Diyos at sa Diyos mismo. No?
Pag ikay nagbalik loob, muli ang Diyos nagiging malaya na makapasok sa buhay mo. Kaya minsan, pag ikaw ay nagdadasal at ikay nagtatanong, Lord, bakit parang ang layo mo sa akin? Minsan, mali, ikaw ang malayo sa Kanya sapagkat ikaw ang lumayo sa pamagitan ng iyong paulit-ulit na pagkakasala. Kaya nawa itong panahong ito ng Kwaresma, ito'y panahon na kung saan hindi mo sasayangin ang biyayang ito. Ano? Panahon na ikaw ay magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Ano? At minsan, yan ang pagmumulan ng ating kagalingan, kahit na yan ay physical, ano? Kahit na ay spiritual o mental suffering. Pag nagbalik loob ka sa Diyos, ano? Mahihil ang lahat.